This is the game number one. Again, Team Indonesia versus Team Philippines. Aside from the fact na matagal na talagang inaabangan, or kumaga automatic na debate, Team Indonesia, Team Philippines, parang meron automatic sila na agad yung tinitignan pagdating sa meta, kung sino ba talagang lamang, or sino ba talagang aangat ko sa mga bago nalang ibibigay dito sa ating laban. But anyway, these are your favorite key opinion leaders for Mobile Legends. Bang bang, tingnan natin kung sino ba talaga ang lalamang dito sa ating laban. Anyway, Honey Glaze, feeling mo ba, in terms of the laning, excited ako makita kasi yung Uranus at saka yung Lapu-Lapu. Sino sa tingin mo yung lalamang early part of the game? Lugi si Lapu-Lapu dito dahil early on makakapag-regen lang din kagad dito yung Uranus eh. Makikipag-asaran lang. Tapos mahirapan naman dito yung Lapu-Lapu para makapag-sustain. And the probability is also there for Team Indonesia na makapag-gank lang din here into the bottom lane para hindi na maging ligtas dito yung nagiging lead na makukuha na ngayon ni Coco. Pero as we're looking forward here, it's our bottom lane na hirap then naman yung Uranus dito dahil sa damage apo naman dito ng isang Lapu-Lapu. Pero dito sa top lane though, uy, top lane first blood na ako agad ni Bob Team Gamer. Kasi nga na may bawi agad si Dwiwoy of Team Indonesia. Kaya nakikita natin si 30 Gaming gamit niya yung M3 skin Roger. So be sure to join M3 events and unlock the M3 Phantom Ranger Roger skin and M3 Fiend Hunter Roger skin by earning M3 Battle Pass experience. So, makukuha niyo yung Battle Pass experience, guys, on M3 Carnival Week. Nabanggit natin yung kanina. That will happen on December 20 to January 3. Oy, may panibagong inichak dito. Diba? After the gaming, we'll secure that kill para sa Team Pilipinas. Pero yung Indonesia, English ready lagi. Kumbaga, nasumagot. Oh, gusto nila makakuha talaga ng mga gante, ng mga trades. And now, we have your end. We're looking forward here into the turtle contest. Pero hindi na nagbigyan dito yung YSS. And now, look at the zoning capabilities na naman dito ni Bopong. Simula sa pool pa lang ng Team Philippines and Team Malaysia, nakita natin kung gaano ka-secure dito yung mga following 4 damagers dito. Pero Ate Chantel, napaka-interesting kaga dito ni Ate Chantel. Hinabol ni Ken Long, na-pre-flip dito si Goku, pero may bawing kill si Yuji on his Eve. Grabe yung Team Indonesia. Kanina pa sumasagot sa Pilipinas. Coco, pumasok na taro ng shield. Wow! Grabe naman! Yung Lapu-Lapu dito, sakto. Galing pa siya ng Team Pilipinas. Pero nakabo ni Yuji si Hurtle. Hurtle is down. Hindi na pinatakas pa, pero parang medyo delikado yata dito si Yuji pag nasalubong siya ni Dewey. Pero disengage. Okay, farm lang muna ulit dito sa ating laban. Natuwa ako dun sa chase na ginawa dito ni Eve and also that Lapu-Lapu to secure in that kill. And naging worthy naman yun. Although it was a big risk, nakita natin na ang laki tuloy ng nilamang nakagad ng Team Philippines dito laban sa gold and also their experience points. Nakapag-level up na kagad sila. Look at the levels dito ng Uranus and also that Lapu-Lapu. Pwede na tuloy makipagbrasuhan dito si Random, si Coco para magpwersa niya dito yung Uranus na hindi siya maging kampante. Pero mas nagiging kampante naman dito yata ang Team Indonesia mula sa bandang lahat. Kamuti ka na si Babong sa top lane kasi nga nag-rack ng Black Shoes dito ni Hurtod. Punong-puno kanya shadow energy if ever. Up na players na dito para sa Team Pilipinas. Wala nga lang mga buhay. Pero Yuji with real world manipulation plus a falling star moon para isumpa. Saktong-sakto ang pagpapak. Patay dito dalawang players for the side of Team Indonesia. And right now, Pilipinas ang lumalamang in terms of the gold. Kampante, Team Philippines to get in those kills. Bakit? Dahil meron silang crowd control. Lagi silang nakakapag-deny ng initiation dito laban si Team Indonesia na alam nilang kaya nilang pumalag pero napipigilan sila eh. Nang iniit siya sila ng iniit siya. Lagi nalang nandun si Bob Ong. Nandun yung unstoppable force. Susundan mo pa dito ng pagwawala ni Yuji and also the Roger with 30 Gaming. 2-0 na kagad ang kanyang KDA and look at them. Nag-aabang na kagad sila sa bushes dito to the point na namamataan na lang sila and now D-Way dito kailangan niya ng umatras pa. Uy, pero yun, in-ejector ni Babang. Sabi niya, wait, medyo delikado kasi nga lang. Don't run! Wolf King! What's a kill? Para kay Dewey ngayon sa ating laro, sila ang nakapwesto para sa ating turtle objective. Pero nandito rin naman ang Pilipinas. Tatlo sa mga players ng Pilipinas ang nakaready. Pinasok na ni 30. Kasi si Bob, ginamit ang kanyang falling star moon. Nakapag-grabe naman yung real world manipulation. Slow na slow. Kung unang picker was Grievous Fighter against Dewey ngayon sa may-ari.
as well, wala nang buhay, pero buhay pa rin. Kita ngayon sa ating laro, and right now, mukhang wala pa din magpapatibag. Middleton, magkakitaan ba yung dedication para sa ating mga team? Pero for Team Indonesia, nakuha dito si Hertod. Grabe si Yuji, nang aggressive Yuji dito. Kahit na if siya, no, kahit na vulnerable siya, no, sobrang kampante niya sa mga teammates niya, lalo na pwede siya makakuha ng security using in that real world manipulation. Although nabutasan man sila dito sa top lane, pwede naman sila makapag-anisyo at makapag-trade. Nakapag-clicker out lang din papalayo dito, pero hindi pa rin sila pinagbigyan dito nila Bob Ong using in that ultimate. Pero, uy, why pa rin dito si Bob Ong. Ligtas mula sa sakuna, mula dito sa Team Indonesia. Saktong-sakto lang babaga para dito kay Bob Ong. Kamunti ka na isang tira na sana supported si Dean ng third sa may top lane na makapatay na siya. But again, Pilipinas sa may middle lane against Dalilia. Ginamit ang Black Shoes, nakabang si Dalilia. Disengage na nila si Dewey Woy. Munti ka na. Parang pangalawang beses. Feeling ko mga players natin dito ngayon, meron mga kanya-kanya ang gimat. Kanina kamunti ka na si Bob Ong. Ngayon naman si Hertod of Team Indonesia. Managayan na ni Glaze. Mapansin natin dito sa ating laban, medyo ito yung klase ng laban na hindi talaga nagbabakbakan, but more on the objectives. Yes, may mga skirmishes, pero hindi siya full bakan. Ano sa matagal to sa bottom lane? Oo, oh, matatagal na tayo dito. Imagine kung Esmeralda or Uranus pa yan, no? Tingnan natin kung magkakaisan nga ba sila dito habang gumagawa naman sila ng eksena here in the middle lane. Naku, sakit na. Ay, naku po! Sumakto nga lang, nagkaroon ng healers by Dawn. 30 Gaming, napaka-aggressive ng batang to. Ang dami niya na nagamit ng mga heroes dito sa M3KOL Carnival. So may middle lane, Weeboy, kamunti ka na, eject na ni Bobo. Ang kanyang natatamaan doon is Coco of Team Philippines. Tingnan po, nakakuha ng kill. Nilapagan ng machete dito si Herdon or si Kelvin Gaming. At sa may middle lane, pinasok na ni Kent Long. Parang pwede maging footlong. Pero yung nga lang, eject again kay Bobo. Wala mga shadong damage for the side of Team Philippines. 5-12 is our score. This time around, Pilipinas, sinisimulan nila ang total objective ngayon sa atin. Malayo ang Team Indonesia to actually contest. But, Honey Grace, if I may ask you, yung Indonesia ba dito, masasabi ba natin na parang lugi na ba sila? Mahihirapan na ba sila humabol ngayon sa laban natin? Basing kasi sa itemization na nakukuha na nila, no? Although naiipit sila multiple times, what if makakuha sila ng enough damage and enough buy time or enough resources na makuha nila dito para magantihan nila dito sina Bob Ong and also Yuji. Pero hold on, dahil onto the top lane dito, nakapweso, mainit na kagad yung tension nila. 2v3 ang magiging situation natin dito. Si Sumpak, sobrang kampante na rin talaga sa damage at sustainability niya. Naku, in-ejector ni Bob Ong. Okay, dalawang na-exhaust dito na Bobo nga actually yung flicker niya plus ang stoppable force. Pero nga lang si Sumpak, laban sa tatlo. Eto na, ang Team Pilipinas. Grabe ng Mountain Shocker. May pare Dweeboy, shot down, Yuji is down. Hinabol ng Uranus, pero may bawi yan ng Team Pilipinas. Gusto lang kuhanin yung Uranus ngayon of Team Indonesia. Pero lima ang umabol na po. Sumpak, napilita mag-flicker out. Ginamit pa ang Falling Starmon. Napipilitan silang lumayo. This is a battle of push and pull para sa Team Indonesia at para sa Team Philippines middle lane ng Pilipinas. Mukhang mababasa at successfully nakuha ngayon ng Indonesia, which is a very good thing actually for Team Indonesia. Sama pa na isa. Nakamega kill na dito si YSS. Kamunti ka pa si 30 ngayon sa ating laro. At buhay ng mga players sa Team Indonesia. Here comes the Falling Starmon. Sama pa na real world manipulation. Pero kulang yung damage ngayon ng Pilipinas sa ating laban. Ito lang talaga ang kulang sa Team Philippines. No? Although, nandito nga si Yuji, nandito man si Bob Ong, pero nakikita natin na mas ganado at mas masakit yung nagiging damage output na dito ng Team Indonesia. Bakit? Dahil dalawang marksman yung meron sa kanila. Tapos ang mama pa ng Makating Lilia na naglalaro lang all around the orbs, the black shoes. Then, placing out the damage output para makakuha sila ng slow and also the potential of killing them one by one. Nabibait out na nila ang mga skills dito mula sa kabilang team. Team Philippines dito, medyo napapunish na sila. Apat yung consecutive kills na nakuha dito ng Team Indonesia. Kaya naman ngayon, mangamba na talaga tayo kung ano yung magiging follow-up na dito ng Team Indonesia pag hindi na nag-ingat ang Team Philippines dito. Lalo na tamumuno naman yung tension nila here into the middle lane. Uy, nakakuha ng kill si Barikoko Yuji. Saktong-sakto ang paglatag ng swimming pool on the real world manipulation. Kelvin Gaming, buhay pa rin.
pwede si Ryan Torres sa Medellin. Nandun yung minion wave, pero baba ko ang patay dito sa knay. Di baring, word to the say, ABCOP. Ngayon sa ating laban, and again, calling Starman para kay Sumpak. Wala boy si Kelvin, same goes with the Clint Panikuhanen. Ang Tori, ooh, medyo na pa. Sips si 30 Gaming, what a set. And Dante initiation by Kelvin Gaming. But for Team Philippines, they will opt to take down or hindi. Wala na nga palang minions. Pwede sa anilang kuhanin. I think, honey guys, tama ba? If ever na hindi pinors actually ni 30 Gaming to get a kill, sira sana nila yung mid lane, no? Oo nga eh. Hirap din talaga kasi makipagsagutan. Lalo na nakikita na natin yung dami shoutout dito na Team Philippines. They were able to get in that pick of love kay Sumpak. So by that time, pwede na natin masabi na there is already the hesitations na nanapit Team Philippines na ipagpatuloy yung mga clashes dahil ayaw nilang mabawasan kagad into the certain comeback na alam nilang hindi worthy kapag nabawasan na sila. Dahil nga meron na kagad tayong mamatayin na objective, the first level lord. Nakikipagsayawan dito si Coco, pero will it be worthy though? Lalo na nilagay niya na dito lahat ng rat niya laban sa 3-4-5 from Indonesia. Oh, sakto! Yung ulti doon ni paring Yuji. Magpupula sa mga players both Indonesia sa mga players ng Pilipinas. Medyo malalim si Kent Long. Sir, ni Gaming, wala na buhay pa tayo sa kapahin ni Gleeboy. Naka po, wala yung retribution holder. Pwede kuhanan. Pero eto na, si Sumpak with the Phoenix Star Moon. Patay si Earth at ngayon. Naka po, free hit si Gleeboy. Medyo malalim si Gleeboy. Kailangan makita na yung Pilipinas si Gleeboy. Actually, guys, ating laban. Gleeboy, again, Bob Ong. Oh, knock-up. Bob Ong is done. Free hit pa rin dito yung YSS. Same goes to the other players. Yung Team Indonesia, si Random na iwan. Si Coco na iwan. Grabe yung crit. Yung Clint, patay din. Dito si paring Coco, pero Sumpak with a double kill. Nako, kailangan na ako yung Lord. Pero yung Lord. Naagaw yung Lord sa Pilipinas pa rin. Mapupunta at buhay si Sumpak. Woo! Imagine, wala siyang retribution sa mga pagkakataon na yun at hindi yun napeluhan ng Team Indonesia na ma-secure yung first level lord. Sila ang nagsaing, iba ang kumain. Team Philippines dito, raging over with their first level lord. 3 kills ahead laban dito sa Team Indonesia. Tapos 3K din ang gold lead nila compared dito sa naiipon na ngayon na Team Indonesia dahil lang sa certain teamfight na yun against that lord. And now, it all went in favor of Team Philippines dahil they took all the risk. Sinulit nila dito yung pagkakataon na nag-overextend na over teamfight dito ang Team Indonesia. Nag-overstay sila. Kaya naman, nakaganti dito si Sumpak and alam naman natin yung damage output dito ng Esmeralda using in the sustain and the Frost Moon Shield para ma-secure sila, makaka-secure sila dito ng mga pick-offs laban sa Team Indo. Alam mo, Honey Glaze, kanina gustong kuhanin ng Team Indonesia si Yuji, pero makikita mo, ganun naka-aggressive si Duiwoy. Imagine wala siyang mga players for the front, pero tinry pa rin niyang habulin para lang madilan ng damage, kaya ganyan kalahati ang buhay ni Yuji. But anyway, Team Philippines na defensahan yung kanilang lord dito, although si Sumpak, objectives lang muna at sumasapak ng Torres sa may top lane. The score is 15-18, almost 40 minutes in third game time. Team Pilipinas kaya na lamang in terms of the pinkit wave. Pero nang war us dito si paring Coco natin. And I think for Team Indonesia, ang kinagandahan sa kanilang lineup is they have Dalilia, which is more on a fast clearing of minion wave. Yun pa yung nakikita natin ngayon, no? Nang hirap tuloy makapag na mag-intesperado na ang Team Philippines dito. Kaya naman, disiplina na muna sila dito to clear out the minion waves, go in for the push, go in for the inhibitor turrets. Dahil one wrong move or one wrong overstep lang dito ang i-commit nila dito laban sa Team Indonesia. Ipagpapatuloy nila yon ng isang Lilia, ng Ruby. Lalo na yung Ruby kanina, napakalaking gambala niya. Pero now, let's look on to our itemization kung saan kumakati na rin talaga dito yung Clint. We already have here the endless battle. Tapos sabahan mo pa kagad ng pang deny nila dito ng ibang klaseng shields given to the side of Team Philippines. But now, we have here raiding over the jungle side, Team Philippines dito. Pero umaatras sila laban dito kina Kentlo. Nako, nagamit ang mga ultimate na mga players natin for Team Philippines. Napakakunat na Honey Glaze ni Kentlong. Actually, isa pa sa mga problema ng Team Pilipinas ngayon sa ating laro. Kung paano nila i-burst, kung paano nila mapapatay si Kentlong without having them to exhausted three or actually, two ultimates, that's deadly na agad for Team Philippines on this game. Kasi imagine, if Team Indonesia, pinilit nila kanina na magkaroon ng team fight after the real world manipulation of the Falling Star Moon against Kentlong,
pwedeng diretso niya na Indonesia. And possible na naubos yung mga players doon for Team Philippines. Kinagandaan lang, since we are now on to our 15-minute game time, mas magiging maingat ng ating mga players. So I am ready for that 18-minute game. Huwag lang may mapatay on the sidelines. Crucial dito actually is Esmeralda. Crucial then if ever for the side of Team Indonesia naman is yung Clint. Kasi yun yung ano eh. Yun kumbaga yung kanilang mirror in terms of the laning ngayon sa ating laro. So, kutin na natin yung laro natin ngayon, Ani Glaze. Sino sa tingin mo yung lamang kumbaga sa laban natin? Well, since umangat na rin naman na yung Goldie dito ng Team Indonesia, hindi na pwede sila makampante. Pero hold on, dati sa Delhi, nahabon nila kagad dito si Kentong na nakanganit na kagad yung buhay niya dito, laban. Nakubuhay pa rin! Buhay pa rin si Kentong, sumpa! Ang pakukuha with a shutdown, minus the goal name dito ang Team Pilipinas. Patay na rin sa kamay ng Lilia. At ang kinagandaan para sa Team Indonesia, they have the Lord. Or pwede lang kuhanin yung Lord dito, napakadali para sa kanila i-secure. But remember, yung first turn na kuha ng Team Pilipinas is with the steal. Nandito rin si Coco, pumasok. Kaso yun, nahulog si Dewey Boy. Walang retribution holder ng Team Indonesia. Tapos pumasok dito ang Team Pilipinas. Hindi pa nare-reset yung Lord. Ang Coco dito buhay pa rin against three players. Nakikisama yung Lord sa ating teamfight. Nakikibawas. Pero nandito na ngayon yung patay si Kentong. Ang bato ay namatay at ang Lord nakuha na Team Pilipinas. 30 minutes per laban kay Kelvin Kelly. Patay dito si parang Coco natin. Nagkakapalitan lang. Kanya-kanya targeting na mga players natin dito ngayon sa ating laban. Pinawalan ng immortality. That is the Clint. Pumasok si Babong and a kill. Shutdown for this Johed. And again, this is like a deja vu. Deja vu, ladies and gentlemen. With us still again for Team Philippines. Three players down. Mabuhay si Clint Long in any seconds now. Hirap na tuloy ito ang ngayon ang Team Indonesia para makabawi. We have here Dewey. Nandito naman si Hina Herton. Pero nandito pa rin naman yung second level Lord na enhanced na for the side of Team Philippines. Nangyari yung nangyari kanina from the contest for the first level Lord. Dahil nag-overstay dito at nag-overcommit ang Team Indonesia na hindi na nila kinayang sagutin pa dito sila UG and also 3D Gaming. And now with the presence na nakabibigay na nga dito ng Team Philippines to win out the rounds, win out their duels and their clashes, we can say na pwede na mapindang dito ang Team Indonesia pero hindi tayo pwede makampati at Chantel dahil dalawang marksman ito. Nakikita natin si Bongong dito na 2-8 yung kanyang KDA. So hirap siya makaipon ng kanyang items and resources dahil mas inuuna siya dito at mas nabibetong siya dito nila Kent Long and also Kelvin Gimang to go in for the back and forth plays. Lalo na't ganyan na nag-aabangan sila dito for the orange ba pero let's see kung magpapatuloy pa rin ba ang Team Philippines to get in the kills. Nakakuha man sila ng inhibitor turrets pero 18-minute mark na once na mamali dito or magka-error, magka-flow ang Team Philippines dito, magka-crumble through yung lahat ng winning conditions na naipon nila ever since early game. Oo, mahilap talaga yun. Ano yun? Nahuli mga kaibigan! Dewey Boy dito sa kamay ni Coco. Medyo nabitin nga lang log. Yung Dewey Boy manipulation pero si Kenmo nakakasakulong first game. Yung Eugene, patay na itong players ng Team Indonesia. Gawin pong apat! Patay na rin si Kelvin Kimang on this game. And I think Team Philippines, they will go for those keepies and it is going to be a wipeout for our first game ng ating best of three series Pilipinas ang mananalo laban sa Indonesia.